official mo. Baka naka-record to. Naka-record. Lagot ka. Kalmo naman talaga eh. Kalmo. Yun. Good morning mga load. Bye-bye. Good morning mga bye-bye. Kaibigan natin dyan. Ayun doon na dyan. So ang ganda ng umaga, it's our day 4 na namin dito sa BATCI. Ngayon, ang activity namin ngayon ay magtatanim kami ng grass. So ano kami, forage planting. What's up mga loadables, mga idol. So yun, magtatanim kami ng forage plant, grass, sorry. So ito yung tatanim namin, ayan no, sa dala ng... Kaya kaway, kaway kaway. Yan. Nakasako siya kasi kailangan nakababad sa tubig ng 24 hours. Tapos doon na yung banda itatanim. So medyo malayo din yung amin nilakad. Yan. So yung mga load, kita tayo doon. Tanim tayo. Video yan eh. Video ba yung puto? Camera lang yan. Oh, video nga. Video nga, oh. Last din ang tao. So yan mga loads, i-demonstrate sa atin ni Tatay Ponso paano ba mag-ganit. Para hindi, sigurado ko hindi babalik dahil titingnan niyo yung tubo na ganito. Dapat, pababa. Oo. Dapat nakataas yan, ganito. Yan. Tapos, papunta sa lupa. Gaganin nyo lahat. Kailangan may pasok yung... So ibig sabihin dapat may taga-butas, no? Oo, mayroon taga-salaksan. Tapos tatapakan nyo na lang ganun. Ah, yun. Kailangan nakabuon yung isang buko. Mm-hmm. Kung yung diretsyong pag ganun eh. Na pataas, no? Higa, kailangan. Hindi naman higang-higa yun. Naka, ano, ilang degrees yan? Na siguro mga ano? Isang ano, dalawang... Dito yung pantay-pantay. Mga 45 degrees, 45 degrees. Tapos meron siyang distansya na 1.2 million kilometers. Bawat isang ano, 1.2 meters in distansya niya ito tsaka doon. Yan. So yun mga loads, yun yung tatanim namin, yung inakot namin dalawang sako. Ando doon. Tapos ito namin tatanim yan sa paligid na yan. A few moments later. Ah, marami pa, marami pa. Ilang merienda, ha? Ilaro kami magtatanim. Kailan kayo pa ito, eh? Engineer, kula po. Legal mo. Oo, kalbo. Naka-record to. Naka-record. Lagot ka. Legal mo naman talaga, eh. Kalbo pa talaga pinag-uusapan natin. Ikaw mo ba kalbo? Kuni kalbo. Oh, sige mga loads, yun. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Mga kaibigan, sa mga aspiring na gustong mag-training din dito sa dairy farming. So part to ng ano aming training, yung pagkatanim ng grass. So kailangan kasi, matuto kami doon para alam namin kung ano ipapakain namin ng grass. At syempre, pag na sa tunay na trabaho na kami, isama kami mapadpad, alam namin lahat ng paano ipatakbo yung isang dairy farming. So yun, simulan namin. Ito po yung aming itatanim. Ito yung, ano tawag dito? Napier ba ito? Napier. Napier grass. So yun, yung may stem siya. Tapos, pa-slant namin siya, ano, tatanim. Pag ganyan. Mga kaibigan, mga loadables.
Kahaba na kami, oh. Medyo marami na kami natanim. Ayun, oh, kita nyo naman, oh. Talagang dulo. Ayun, oh. Sobrang init niyan. So, hindi biro yung training namin dito para kaming talagang ano, nakabilad kami sa araw para kaming mga sundalo. Ayan. So, pero ayos lang. Kailangan to sa buhay natin. Siyempre, ito yung puhunan natin. Yung mapagod tayo, matuto tayo para pagdating natin dun sa target natin na country na pagkatrabahoan natin, sulit yung trabaho at siyempre, sulit din yung kita natin. So, yan. So, tatapusin namin hanggang doon. Yan. So, medyo mainit talaga. So, pahinga muna ako. Inom lang tubig. At ayun, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully, meron kayong natutunan o konting kaalaman tungkol sa dairy farming. So, ito yung ating bagong new normal life. So, maraming salamat sa inyo. At don't forget po to subscribe, like, and share ng ating YouTube channel. And yun po. God bless sa ating lahat. Yeah. Another one. Yan po yung Napier grass na tinanin namin 2 weeks ago. Doon pa. At doon. Yun.